paano nga ba na ikaw ay magkaroon ng blessing sa lahat ng aspeto ng buhay? Paano gagaling ang mga sakit ninyo? Paano kayo magkakaroon ng kapayapaan sa buhay? Paano kayo magkakaroon ng katahimikan, peace, love sa inyong mga relationships? Purpose sa buhay ninyo, yung may patutunguhan yung buhay ninyo. Kung gusto ninyo ng blessings, dudulog kayo doon sa nagbibigay ng blessings. Sino ba yung nagbibigay ng blessings? Sino ang magpapagaling lang sa inyo? Kahit na marami sa inyong gumaling dito sa plataforma, hindi kayo gagaling kung hindi po pinayagan ng totoong magpapagaling sa inyo. Kung gusto ng blessing sa buhay, iba't ibang aspeto ng buhay, physical, emotional, mental, abundance, and lalong-lalo na spiritual, kailangan tayong dumulog doon sa nagbibigay ng blessings. Ibig ba sabihin nun, hihiling lang tayo ng hihiling? Yung ba ibig sabihin nun, para tawagin kang blessed, hihiling ka ng hihiling? Hindi po. Ang ating pong buhay na ito, iaalay natin sa Kanya. We surrender this life. Kaya nga po dito sa ating ginagawang advocacy po, ano? Dito sa ating God First Ministry. Kung hindi pa po kayong membro, join po. Nandyan sa link somewhere or dito sa baba, yung link, join our community, God First Christian Community. Yan po ay pinopromote natin. Dahil sa totoo lang, lahat will be added onto you kapag siya po ang inuna ninyo. Kalusugan ba hanap nyo? Gusto nyo gumaling sa sakit? Unahin nyo ang Panginoon and the rest will be added unto you. Gusto nyo ng abundance? Hirap na hirap kayo sa buhay po. Niisip nyo saan nyo ba kukunin yung susunod yung kakainin? Kahit yung mga puno at tanim hindi pinapabayaan, kayo pa kaya kung kayo ay mananampalataya po. Hindi tayo dudulog para lamang humiling ng humiling. Maniwala po kayo, ibibigay po niya lahat yon. However, unahin po natin siya sa buhay natin. The rest will be added unto you po. Matthew 6.33. Seek God first. Lahat ng gusto ninyong makamit sa buhay, kapayapaan, abundance, good health, good relationships, peace in your life, purpose in your life, hindi po yan magaganap ng tuluyan at kumpletong-kumpleto at buong-buo pag hindi po ninyo inuna ang pinanggagalingan ng blessings. Again, ang iisa lang po ang maipapayo ko sa inyo, maipapayo ko, unahin po natin siya. Pag siya po ang inuna natin, lahat po yan idadagdag sa atin. Hindi natin kailangan humiling. In fact, the more na nagiging deep ang relationship niyo kay God, hindi na kayo hihiling eh. The more that you realize that the only way is to our Savior, Jesus Christ. All these things, hindi niyo kailangan hilingin.